ang ika-anim na hapi si San Jose ay yung marinig naman ang utos ng anghel sa pamamagitan ng panaginip. Iwanan mo ang Ehipto, ibalik mo na ang mag-ina sa kanilang tahanan. Sa Ehipto, sila ay dayo. Sa Ehipto, sila ay ibang tao. Sa Ehipto, ang tingin sa kanila, hindi kayo taga rito. Hindi taga rito. Ibang klase, ibang lahi, iba. Mag-iingat po tayo sa pagbibigay ng ganitong bansag sa bawat isa. Because the Lord told us that there are three very special people that we must care for because they are our pathways to heaven. The orphans, the widows, and the strangers. Yung ulila, yung balo, at yung dayuhan. Bakit tayo dapat mag-ingat? Sapagkat tayong lahat ay ulila at inampon lang tayo ng Diyos. Tayong lahat ay walang pamilya, niyakap lang tayo ng Diyos. At tayong lahat ay dayuhan once upon a time. Tayong lahat ay dayuhan once upon a time. And then the Lord adopted us and gave us citizenship, the citizenship of heaven. Nung kami po ay mga batang maliliit, ang turo sa amin ng mga nakakatanda sa amin ay kapag mayroong nagpalimos at wala kang maibigay, sasabihin mo sa nagpapalimos, patatawarin po. Humihingi ng tawad sa nagpapalimos sapagkat walang maibigay. Huwag mo silang sisigawan, huwag mo silang palalayasin, huwag mo silang sasaktan ng kalooban sapagkat ang mahirap, ang dukha ay ating Panginoon. The poor are our Lord's. And as we adore the Lord in the Blessed Eucharist, it is time to adore the Lord in the poor, because the poor, the widows, the strangers, the orphans, they are our masters. At kung naghahanap tayo ng daan patungo sa langit, ay tiyak na sila ang daan. Ang tanong po, mga minamahal kong kapatid, ay sino yung Ehipto ng ating buhay? Ang tanong ko ay sino, hindi saan. Ang ibig sabihin po ay sino yung mga maliliit, nasa laylayan, dayuhan, na hindi natin pinapansin o kaya ay ayaw nating papasukin. Tandaan natin na ang tagubilin ng Panginoon pagdating ng huling paghuhukom, yung pagpapakain, pagpapainom, pagpapasok sa mga dayuhan, yon ang magiging pamantayan kung tayo ay papasok sa kanyang kaharian. But what is striking about this, my dear brothers and sisters, is those who fed and gave drink to the thirsty and welcomed the strangers did not know. Those who did not feed the hungry, did not give drink to the thirsty, did not welcome strangers, did not know. Ang ibig sabihin, madali nating huwag makilala o maging bulag tayo sa kanila. Pero wala tayong pwedeng maging palusot sapagkat sa pagdating ng huling paghuhukom, tatlo lang ang magdadala sa atin papuntang langit. The orphans, the widows, and the strangers. Maraming walang bahay, maraming pinapalayas, maraming ulila, maraming umiiyak. Hindi sila pwedeng maging malayo sa atin, sapagkat silang lahat ay nasa puso ng Diyos.
At kung hinahanap natin ang puso ng Diyos, hanapin natin sila at doon matatagpuan din natin ang ating Panginoon. Saint Joseph teaches us that the orphans, the widows, and the strangers are the treasures of the Church. Thank you for listening. Thank you for watching. Please look for Father Sok on YouTube, and I hope you can subscribe to the channel. There I can meet you with more reflections, with more homilies, and then we can interact. And you can also tell me the questions in your heart, the questions in your mind, which I hope I can also answer in the same channel. It is not technology that brings us together. It is the Lord. It is not technology that has brought us together. It is our love for the Lord and our love for the Church. May the Spirit continue to work in all of us. God bless you.